Noong 1971, itinutulak ng dalawang matandang albularyo si Saipan upang maging mag-aaral ni Canole dahil ayon sa dalawang matandang albularyo, si Saipan ay karapat-dapat na sumunod sa kanilang yapak. Nang mga oras na sinasabi yon ng dalawang matandang albularyo, naroroon si Canole at kasalukuyan silang kumakain. Saipan, aasahan namin na ikaw ay makapagtatapos. Isang dekada lang yan, Saipan. Paghusayin mo ang iyong sarili. Saipan, naniniwala ako sa iyo na ikaw ay karapat-dapat. Ikaw ang magtutuloy ng mga nasimulan namin dito sa ating tribo. At ikaw din ang siyang makapagbibigay ng panibagong buhay sa tribo natin pag uwi mo, Saipan. Gusto ko po sana. Kaya lang, pwede po ba yun, maestro? Oo naman, Saipan. Pwedeng-pwede ka. Magpaalam ka na sa magulang mo. Opo, maestro. Canole, kami mismo ang magpapaalam sa kanyang mga magulang. Huwag ka mag-alala. Natitiyak kong papayagan si Saipan. Salamat, kapanalig. Pinuntahan nila yung bahay nila, Saipan. Ang kanyang mga magulang kasalukuyang naggagapas ng palay. Magandang umaga ho. Magandang umaga rin ho. Kayo ho yung albularyo? Oho. Ipagpapaalam ho sana namin ng batang si Saipan. Bakit ho? Kasi siya ang magtutuloy ng aming nasimulan. Naku, hindi ho po pwede. Bakit naman hindi? Ayaw niyo bang ang anak ninyo ang kikilalaning bagong albularyo ng tribo? Gusto ho sana. Magandang pakinggan. Kaya lang ho ang problema. Alam naman namin kung gaano kahirap ang sinasapit po ninyo. Katulad nito, noong nakaraang gabi, sumalaki na naman dito mga gabunan. Sinong nakalaban? Kayo! Alam ho namin na kayo'y kayang-kaya nyong lampasan ang pinagdaraanan nyo na yan. Kaya lang, paano naman ang anak kong si Saipan? Huwag ka mag-alala. Ang anak mo'y mag-aaral ng mahigit isang dekada. Ano? Malalayo sa amin si Saipan? Oho. Ganun ho kasi katagal ang iginugugol na panahon para maging isang mahusay na albularyo. Ako po ang kanyang maestro. Maniwala lang ho kayo. Ibabalik ko rito ng buhay si Saipan. At higit pa ron. Pag-iisipan ho muna namin. Aha, pag-iisipan ho muna naming mag-asawa kung nararapat bang maging albularyo ang anak naming si Saipan. Teka, Saipan, gusto mo ba anak? Opo, itay. Paano na kinabukasan mo? Bahala na po, itay. Kung dito ho ako nakatadhana, bakit po hindi? Payagan na natin ang anak mo. Palagay ko naman, gusto ng anak mo ang kanyang ginagawa. Ayoko. Ayokong malayo sa akin ng anak ko. Nay, pumayag ka na po. Ang tagal-tagal kasi nun eh. 10 taon? Huwag ho kayo mag-alala, misis. Ako naman ho ang kanyang maestro. At kapag nakita ko namang hindi kaya ni Saipan, ibabalik ko ho siya rito nang walang karamdaman. Bakit ho ba ganyan na lang katagal ang pag-aaral? Daig nyo pa yung mga nag-aaral sa mga universidad ah. Ganun ho talaga. Yun lang po ang ibig sabihin na hindi basta ganong kadali para maging isang magaling na albularyo. Saipan, gusto mo ba talaga anak? Opo, inay. Gusto ko po talaga. Di ba nga po, nung isang gabi,
sumalaki dito yung mga gabunan. Sino pong nakalaban? Ang magiging maestro ko po at ang dalawang matandang albularyo. Nay, nasaksihan ko po mismo kung paano nila nilampaso yung mga yun. Nakita mo pala, Saipan. Opo, napabilib nga po ako sa inyo eh. Kung makipaglaban po kayo, para kayong hindi matanda. Ang lakas po ng katawan po ninyo. Yon ang sikreto ng isang magaling na albularyo. Sige na, payagan nyo na ang anak ninyo. Sayang ang pagkakataon. Maestro Nole, meron ho bang sweldo dyan? Naku, wala. Ganon? Para saan pa yung walang sweldo? Alam mo, ang pagiging albularyo, kapag pumasok ka sa ganitong larangan, wala na itong katapusan. Dahil ang panggagamot ay pag-aalay ng buhay. Pero paano naman kami? Inaasahan din namin si Saipan na makatutulong sa amin. Ganito po yan. Para po, kahit na sa akin si Saipan, magkakaroon pa rin siya ng pera. Doon ho kasi sa tinitirahan ko, medyo malawak yung taniman ko ng gulay. Pagka po umaani ako, ipinamimigay ko lang sa mga katulad ng ganito, sa tribo. Ngayon, makakasama ko si Saipan tapos yung ibang mga kapwa niya mag-aaral na magtatrabaho doon. Pag po kumita yun, padadalhon ho namin kayo ng pera. Isipin nyo na lang ho na si Saipan ay nag-aaral at nagtatrabaho. Balang araw, magiging isa siyang mahusay na albularyo. Pero wala nga hong sweldo. Paano mabubuhay ang anak ko? Paano? Ang lahat po ng mga mag-aaral ko na nagtatapos sa akin, nagiging katulad ko. Kahit hindi kumain sa loob ng isang linggo, pwedeng mabuhay. Ano? May tao bang ganon? Meron. Kayo ho ba? Ganon ho ba kayo? Kami? Hindi. Akala ko... Ganito ho kasi yan. Parehas ho kaming albularyo. Pero magkaiba po kami ng pinag-aralan. So madaling sabi, magkaiba ho kami ng kaalaman. Ako, kahit isang buwan akong di kumain, kaya kong mabuhay. Pero kami hindi. Pero hindi nagbibiro si Kanole. Kaya niyang mabuhay ng patubig-tubig lang. Saipan, mag-isip kang maigi. Gusto mo ba, anak? Opo, itay. Gusto ko po talaga. Kung ganon, wala na kaming magagawa. Maestro Nole, kailan ho ba kayo? Aalis. Mamayang hapon ho sana. Nako, wala ho kaming maibibigay para sa anak namin, kahit pamasahe man lang. Huwag nyo na hong isipin yun. Ako na hong bahala ron. Salamat ho. Nang payagan si Saipan ng kanyang mga magulang, bumuhos ang luha ng kanyang ina. Maging ang kanyang ama, gusto na ring umiyak pero nagpapakatatag lang. Pilit namang pinakakalma ni Saipan ang kanyang nanay. Lagi niyang sinasabi na uuwi siya ng buhay at hindi lang para sa kanya ang kanyang gagawin, kung hindi para din sa kanilang mga magulang at sa buong tribo. Saipan, aasahan namin na uuwi kang buhay. Ikaw ang magtutuloy sa mga nasimulan namin. Aasahan ko rin po, Lola, na sa pag-uwi ko, buhay pa po kayo. 10 taon lang naman po eh. Ha! Ewan namin, Saipan, kung aabutan mo kaming buhay. Bukod sa kami matatanda na, naglipa na pa ang mga gabunan. Nagalit na galit na gustong mang-agaw ng ating lupain. Huwag ka mag-alala, hanggat nandirito kami sa Ipan, hinding-hindi nila maaagaw ang ating lupain. At ito rin ang ating lupain na uuwian mo pagtapos mo
sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Maraming salamat sa inyo mga kapanalig. O paano? Magpapaalam na kami. Sige, Kanole. Sige. Pass forward. Lumipas ang 11 taon. Nakauwi na si Saipan sa kanilang bahay. Napansin niyang napakaraming pinagbago. Una niyang hinanap ang kanyang tatay at nanay. Kaya lang sa kasamaang palad, ang tatay niya'y pumanaw na. Mahigit 4 na taon na ang nakalilipas. Bakit inay? Anong kinamatay ng itay? Inatake siya sa puso. Ano? Paano nangyari yun? Maging ang nanay ni Saipan ay hindi maipaliwanag ang nangyari sa kanyang asawa. Ganun pa man, dahil sa aral na nakuha niya kay Kanole, mabilis siyang napakalma. Dinalaw niya sa libingan ang kanyang ama at dito'y sinabi na siya'y nakapagtapos na. Nakapagtapos na ako, itay. Bakit naman din niyo ako inantay? Sana man lang, natignan ko man lang kayo. Saipan, huwag kang mag-alala. Magkakasama rin kayo balang araw. Opo, maestro. Salamat po. O paano, Saipan? Magpapaalam na ako. Malayo pa uwi ang ko eh. Mag-iingat po kayo, maestro. Paggaling ni Saipan sa libingan, pinuntahan niya yung bahay ng 2 matandang albularyo. Masakit din pala ang sinapit ng 2 matandang yon. Dahil ayon sa mga nakakaalam, ang 2 matanda ay tinangay nang walang kalaban-laban dahil sila'y tinraidor ng mga gabunan. Ganon? Paano? Saipan, maging kami ay nalulungkot. Hindi mo sila inabutan nung nakaraang buwan lang yon. Saipan, ngayong nandito ka na, napaghusay mo ang iyong pag-aaral sa lihim na karunungan. Ikaw ang papalit sa kanila. Opo, pero sana wag muna ngayon. Gusto ko munang makasama ang nanay at ang mga kapatid ko. Ikaw ang bahala, Saipan. Nandito lang kami. Opo, salamat po. Nag-enjoy si Saipan dahil sa pag-uwi niya'y marami siyang naipon na pera. Lahat ng gusto nilang kainin, kinakain nila. Lahat ng mga magagandang park sa kanilang bayan ay napuntahan din ni Saipan. Makalipas ang 1 linggo, dito na magsisimula ang unang kabanata ng buhay ni Saipan bilang isang albularyo sa tribo. Lahat ng mga may karamdaman sa tribo ay mabilis na napapagaling ni Saipan. Hanggang sa 1 araw, may pumunta sa kanila na hindi nila katribo na sa palagay ni Saipan ay mukhang professional na tao. Magandang umaga ho. Magandang umaga rin po. Ano pong kailangan po natin? Dito ho ba nakatira ang batang si Saipan? Ako po yon. Magandang umaga. Magandang umaga rin po uli. Ano po bang kailangan natin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ako si Dr. Emmanuel. Ikinagagala ko po kayong makilala. Bakit po, Doc? Ano pong kailangan nyo sa isang batang albularyo na katulad ko? Alam mo, hindi ako naniniwala sa mga albularyo. Pero sa pagkakataon na ito, palagay ko, kailangan kita. Bakit? Akala ko ba hindi kayo naniniwala? Ganito kasi yan. Galing pa ako ng Central Luzon. Nakatanggap ako ng sulat na kailangan puntahan ko ang 1 liblib na baryo kung saan
maraming tao ang tinatamaan ng matinding karamdaman. Ngayon, bago ako pumunta ron, nakarating din sa aking kaalaman na ang baryong yun ay pinamumugaran ng mga aswang. Kailangan kita sipan. Kailangan maging tandem tayo. Kailangan nating magtulungan. Mawalang galang na ho, Doc Emmanuel. Albularyo po ang anak ko pero dito lang ho sa tribo. At saka isa pa, marami rin ho kaming hinaharap na problema rito. Tsaka kahit saan po kayo magpunta sa panahon ngayon, nagkalat pa rin po ang mga aswang kahit ho rito. Katunayan, yung dalawang albularyo namin dito na matanda, tinangay ng mga gabunan at hindi na ho sila bumalik pa. Ganun ba? Sipan, alam ko isa kang albularyo. Alam kong mahaba ang pisi mo at alam ko rin na hindi mo kayang tiisin ang taong humihingi sa iyo ng tulong. Puntahan mo ko sa lugar na ito. Isang linggo muna ako mamamalagi dyan. Mag-isip ka muna ng mahusay. Ano po ito? Yan ang lugar na aking tutuluyan. O sige na. Sa pag-alis ni Doc Emmanuel, napag-isip-isip ni Saipan na hindi kaya't totoo ang sinasabi nito, na hindi kaya't may katotohanan na yung pupuntahan ng doktor ay pinamumugaran ng mga aswang. Saipan, alam ko dahil isa ka ng magaling na albularyo, madali mong napapagaling ang mga tao rito sa tribo. Maraming tao na lalapit sa iyo. Wala namang masamang tumulong. Pero nasa sayo yan. Siguro naman eh, malalakas ang mga resistensya ng mga tao dito sa tribo. Kahit paano, hindi ka pa masyadong kailangan. At kung sakaling kailanganin ka namin, pupuntahan ka namin doon sa Ipan. Ano pong ibig niyong sabihin? Dapat bang tanggapin ko ang alok ni Doc Emmanuel? Ganun na nga sa Ipan. Tsaka isa pa, diba? Naalala ko yung sinabi mo na sinabi rin sa'yo ng iyong magaling na maestro. Sabi niya, kapag may humingi ng tulong, huwag na huwag mo itong babaliwalain dahil bilang isang magaling na albularyo, pag-aalay ng buhay ang pagiging manggagamot. Tama po kayo dyan. Nay? Oh, Saipan. Sige na. Yan ang buhay mo, anak eh. Lalayo ko na naman. Hindi po eh, Nay. Hindi naman po ito aabuti ng taon. Babalik ka, anak. Opo eh, Nay. Apat na araw pa lang ang nakalilipas. Pinuntahan na ni Saipan ang address na ibinigay ni Doc Emmanuel. Tao po. Doc Emmanuel? Sino yan? Ako po ito, si Saipan. Oh, ikaw pala. Siguro napag-isip-isip mo na yung alok ko sa'yo. Opo, Doc Emmanuel. Oh, halika. Pumasok muna tayo. Pagpasok ni Saipan sa loob, ang dami-daming pagkain. Pero dadalawa lang silang kakain. Ang dami naman po nito, Doc. Ganito yan. Example ko sa iyo. Ang mga aswang, kahit na nag-iisa, ay nag-iimbak ng maraming pagkain. Ano pong ibig niyong sabihin? Ibig kong sabihin, ang mga aswang kahit na nag-iisa, gabi-gabi naghahanap buhay. Siya nga pala, ang mga ito ay example lamang. Ganyan kasi ang maaaring mangyari sa atin doon. Naintindihan ko po. Doc? Oh, kailan po tayo pupunta? Mamayang gabi, kung maaari. Huwag ka mag-alala. Tiyak ko na makakarating tayo ng buhay doon dahil merong sasama sa atin. Sige po, Doc.
Pagsapit ng hapon, sinakay sila sa isang sasakyan na jeep owner. Napansin ni Saipan na yung nagmamaneho tapos yung nasa tabi nun ay merong hawak-hawak na mahabang baril tapos nakauniforme. Mula sa kanilang pinanggalingan hanggang doon sa pupuntahan, halos 4 oras ang biyahe. Nandito na ho tayo, Doc Emmanuel. Maraming maraming salamat sa iyo, Sarhento. Asahan mo, lalabas kami ng buhay. Maraming salamat ho. At ikaw naman, Saipan. Asahan mo na kami ang bahala sa pamilya mo. Protektado sila sa amin at sustentado. Salamat po, Tiniente Javier. Sundalo pala ang naghatid sa kanila. Pagbaba nila sa may sasakyan, sinalubong sila ng 2 tao. Ito pala ay mga nanunungkulan sa baryo na yun. Magandang gabi ho. Ako ho si Doc Emmanuel. Ako ang nakatanggap ng sulat mula rito papunta sa aking tinitirhan sa Maynila. Magandang gabi, Doc Emmanuel. Teka, bakit may kasama kayong bata? Magandang gabi po. Ako po si Saipan. Assistant po ako ni Doc Emmanuel. Ganun ba? O sige, Doc Emmanuel. Matagal na namin kayong inaasahan. Pumasok na kayo rito. Ito ang inyong tutuluyan. Bagamat medyo maliit pero malinis. Ang matandang yun ay nagpakilala sa kanila bilang konsihal. Yung kasama nitong lalaki ay isang bantay bayan. Ayon sa matandang yun, wala raw nanunungkulan sa kanila dahil yung huling nanungkulan pinatay ng mga aswang. Saipan, anong pakiramdam mo sa pagpasok natin dito sa baryo na ito? Doc Emmanuel, sobrang lakas ng presensya ng mga aswang. Sa totoo lang, nag-aalala ko kay Tiniente Javier tapos dun sa may driver niya. Palagay ko, mahihirapan sila sa paglabas. Huwag mo silang isipin dahil yon yung mga klase ng sundalo na meron ding mga tangan-tangan. Kaya po pala, Doc, iba yung pakiramdam ko. Lalo dun sa Tiniente, parang pakawari ko'y meron siyang malakas na tangan. Oo, tama ka. Doc, saan po tayo magsisimula? Dito po ba tayo manggagamot mismo? O meron po tayong pupuntahan? Babahibahayin po ba natin ang mga tao? Hindi. Hayaan natin silang pumunta rito. Mahirap na. Baka tayo mapasok pa sa bahay ng mga aswang. Sige po, Doc. Lumabas si Saipan ng kanilang tinutuluyan. Hanggang sa napansin nitong may mga tao palang nakasilip sa bintana. Magandang gabi po. Nais ko po sanang magpakilala. Ako po si Saipan. Kasama po ako ni Doc Emmanuel. Huwag po kayo matakot sa amin. Gagamutin po namin kayo. Matapos magsalita ni Saipan, biglang nagsigsitago ang mga tao. Bakit kaya? Di naman ako masama. Nilibot ni Saipan ang buong baryo. Sa loob lang ng 30 minuto, napasok niya ang lahat ng iskinita dahil hindi naman ito kaluwangan. Sa bandang dulo, merong 4 na bahay na magkakatabi. Hindi na yon pinuntahan ni Saipan dahil iba ang kanyang pakiramdam. Saan ka galing, Saipan? Doc, nag-ikot-ikot po ako. Ngayon, kumpirmado ko na po, Doc. Nasa bandang dulo, nandun ho pala yung bahay ng mga aswang. Dito po sa tapat natin at yung ibang mga nakapaligid sa atin, mga normal na tao lang. Doc, wala po tayong dapat na ipangamba sa mga kapitbahay natin. Maliban lang po, doon sa dulo.
Kaganoon, mainam, magpahinga na tayo. At bukas, sisimulan na nating manggamot. Tandem tayo. Kapag hindi na solusyonan ng katulad kong doktor ang kanilang karamdaman, ikaw ang gagamot bilang isang magaling na albularyo. Opo, Doc. Salamat po. Wala yun. Dahil naniniwala na ako na ang mga albularyo ay katulad din pala naming mga doktor. Tama po kayo. Kasi magkaiba man po tayo ng pinag-aralan pero parehas po tayong sumasagip ng buhay. Tama! Kinabukasan, pagbukas ng pintuan ni Doc Emmanuel, may nakapila ng pasyente. Tagtad ng bulutong ang babaeng yun. Aba, napakarami mong bulutong, iha. At anong nangyari sa'yo? Hindi ko po alam, Doc. Gamutin niyo po ako, Doc. O sige, maupo ka lang dyan. Habang ginagamot ni Doc Emmanuel ang pasyenteng babae, napasilip si Saipan sa bintana. Sa mga nakapila, merong kakaiba. Nakasuot ito ng bahag ng hanggang paa. Tapos ang kanyang ulo ay nakataklob ng kulay itim. Doc, oh, konti na lang. Matatapos na ito. Doc, pagtapos po ng pasyente na yan, maaari po bang ako naman ang titingin sa iba? Oo, oh, walang problema doon. Pagkatapos ng pasyenteng may bulutong, yung napansin naman ni Saipan na kakaiba ang pumasok. Anong sakit mo, iho? Doc, magpapagamot ho ako, Doc. Ah, Saipan, halika na. Doc, lumayo ho kayo sa kanya. Ah, bakit? Kahit na hindi masyadong naiintindihan ni Doc Emmanuel ang ibig sabihin ni Saipan, bigla itong lumayo sa lalaki. Lumapit naman si Saipan sa lalaki na yon at agad na itinumba yung lalaki kung saan doon ang gamutan. Bakit, Saipan? Sino ba itong taong to? Sabi ko na nga, be, hindi ka pasyente. Napansin din ni Doc Emmanuel na yung lalaking yon ay butas ang dibdib. Kitang-kita niyang humihinga pa ito. Binabalaan namin kayo kung hindi kayo aalis dito sa baryo. Kayo ay magiging pagkain. Hindi kami natatakot. Hindi kita papaslangin sa ngayon. Hahayaan kong makauwi ka sa inyo. Gusto kong iparating mo sa inyong puno na ako si Saipan. Ako ang uubos sa inyong lahi rito. Alam kong pilit niyong ikinukuble sa mga tao rito ang inyong pagkakakilanlan. Pero ako bilang isang albularyo, hindi niyo ko kaya. Hinagis ni Saipan ang taong yon sa bintana. Ikinagulat naman ni Doc Emmanuel ang nangyari. Hindi niya akalain na ganon kalakas ang batang si Saipan. Yung susunod po, pumasok na po kayo. Ayaw nang magsiksipasok ng mga tao sa loob dahil natakot sila. Huwag po kayo matakot. Hindi po ako masamang tao. Yung pinalayas ko kasi, aswang po yun. Nagtinginan ang mga pasyenteng nakahalera. Kasabay noon ang pagpulasan ng mga tao. Saipan, hindi kita masisisi, pero tama lang yung ginawa mo. Talagang tama lang po yun, Doc Emmanuel. Kung hindi po kasi ganun ang gagawin natin, baka inunahan na tayo ng aswang na yon. At hindi rin tayo dapat na umalis dito. Una pala ang alam na natin kung ano bang meron sa lugar na ito. Opo, tama po kayo. Sige po, Doc. Magbabawas lang po ako. O sige. Pagpasok ni Saipan, naiwan si Doc Emmanuel sa kanilang gamutan. Maya-maya pa, merong isang maliit na bata ang pumasok at biglang kinagat si Doc Emmanuel. Aray ko! Salbahe kang bata ka!
Doc, bakit po? Kinagat ako ng bata. Ha? Nako, baka po kayo mahawahan. Ano? Anong mahawahan? Baka ho, nalawayan po kayo. Teka, gagamutin ko po kayo. Buti na lang at merong dalang halamang gamot si Saipan na ibinigay pa sa kanya ni Kanole. Pinitpit niya yon, tapos yung katas noon ay ipinatak sa kagat. Walang ano-ano'y hinigop ni Saipan ang pinagkagatan sa braso ni Doc Emmanuel. Salbahing bata yun ah. Doc, nakuha ko na po. Ano ba yan? Bakit kulay berde? Ito po yung ginagamit ng mga aswang para makapanghawa. Marami po silang paraan. Kung hindi po kagat, ihahalo sa pagkain at inumin. Yung iba po, kahit na orasyon lang, kaya nilang hawahan ang isang simpleng tao na katulad ninyo, Doc. Medyo masakit. Hindi ka man lang nangilag. Nasipsipin yung sugat ko. Hindi po, Doc. Okay lang po yan. Masang ka talaga. Makalipas ang ilang araw, dinayo sila ng matandang konsihal. Kamusta kayo rito? Ito po, Lola. Ilang araw pa lang kami rito pero medyo marami na ipinagdaanan. O bakit? Ano bang nangyari? Alam ko na po kung saan nakatira dito yung mga aswang. Ano? Paano mo nalaman, iho? Dahil ang kasama ko'y isang magaling na manggagaway. Mainam naman kung ganun. Sa tagal na namin dito, hindi namin malaman kung sino ba talaga ang mga aswang. Maaari niyo bang ituro sa amin? Saipan? Po? Ikaw nang bahala. Ituro mo sa kanila. Opo, Doc Emmanuel. Itinuro ni Saipan sa konsehal na matanda yung bahay ng mga aswang. Ayon naman sa konsehal, ang nakatira doon ay napakabait na tao. Hindi mo raw sila makikitaan ng senyales na sila'y mga aswang. Baka nagkakamali ka, Saipan. Ang nakatira dyan ay napakabait na tao. Kapag darating ang dilubyo rito sa lugar na ito, ang mga tao dyan ang nagbibigay ng pagkain dahil nasisira ang mga pananim namin. Pero hindi po ako maaring magkamali. Ang mga aswang po ay magaling magbalat kayo. Ano pong sabi nyo? Nagbibigay sila ng pagkain? Oo. Nako, mukhang nahuli na yata kami ni Doc. Ay bakit? Ano bang problema, Saipan? Hindi makapaniwala si Saipan na ibang klase ang pagbabalat kayo ng mga aswang doon. Iniwanan niya ang matanda at madali siyang nagtatakbo papunta kay Doc Emmanuel. Doc! Doc! Ano yon? Doc, patawarin mo po ako. Nagkamali po ako nung una. Bakit? Ano ba kasing meron dyan? Doc, lahat ng tao rito, maaring... Maaring ano? Lahat po sila maaring nahawahan na po ng pagiging aswang. Hindi ako natatakot. Nandiyan ka naman. Pero, Doc, umalis na po tayo rito. At bakit naman natin gagawin yon? Kasi, ngayong nadiskubre ko na lahat pala ng mga nakatira dito ultimong kapitbahay natin. Pwede tayong atakihin. Bakit ba natatakot ka sa kanila? Hindi ba't magaling ka namang albularyo? Opo, kung ako lang kaya ko sarili ko. Kaya lang, paano po kayo? Di ba, kaya mo rin akong protektahan. At kung sakali man, kaya ko rin protektahan ang sarili ko dahil dito. Doc, nagkakamali po kayo. Hindi po tumatalab sa kanila yung mga ganyang klase ng sandata. Imposible. Tao lang din sila. Tao lang. Habang sila'y nag-uusap, dumating ang matandang konsehal
at kasama nito yung may-ari ng bahay na pinagsususpetsahan ni Saipan. Doc, buksan niyo ito. Ako ito ang konsyal. Ano ho yun? Si Saipan ay nasa likod ni Doc Emmanuel. Nagtatago ito dahil ayaw niyang maramdaman ng kasama ng konsyal na siya ay isang albularyo. Kasama ko yung may-ari ng bahay sa bandang dulo. May sakit kasi ang kanyang anak, Doc. Pakitignan naman. O sige, pakiupo rito ang bata. Ang batang yon nang iupo sa gamutan, bigla na lamang itong umiyak. Hindi napansin ni Doc Emmanuel na ang batang yon ay biglang nang lisik ang mga mata. Hindi to pwede. Pag naisahan niya si Doc Emmanuel, natitiyak kong magiging aswang din siya. Akmang kakagatin ng batang yon ang braso ni Doc Emmanuel nang biglang batuhin ito ni Saipan ng maliit na bato. Teka! Ba't binabato mo anak ko, ha? Doc? Mag-usap po tayo, Doc? Mamaya, hindi pa tapos ang panggagamot ko sa bata. Ikaw! Subukan mo pang batuhin ang anak ko! Halika nga rito sa labas at nang mapalo kita! Hindi mo ako pwedeng basta paluin. Hindi ako basta bata lang. Doktor, pagsabihan mo nga itong batang to. Mukhang kulang yata sa palo. O sige, pasensya na kayo. Pagkatapos nun, lumabas na ang bata. Tumingin naman yung lalaking yun nang masama kay Saipan. Maging ang konsihal ay merong ibinubulong sa lalaki. Saipan, bakit mo naman binato yung bata? Dok, kung hindi ko po ginawa yon, tiyak nakakagating kayo. Ano? At hindi ko napansin yon. Eh kasi po, abala po kayo sa hawak nyo eh. Ah, ganun ba? Talagang ikaw ang nagsisave ng buhay ko. Dok, hindi ho ba kayo naniniwala sa akin na lahat ng nakatira dito ay aswang? Malamang na pinapadama lang kayo ng mga yun. Pinapaniwala kayo na sa ganun ang nangyari dito. Tsaka, wala namang karamdaman ng mga tao rito eh. Napansin ko yun. Saipan, natural lang sa isang katulad mong albularyo ang magduda. Pero, bilang isang doktor na katulad ko, natural lang din na pabayaan ko sila basta ako'y walang ginagawang masama. At nariyan ka naman, alam kong hindi mo ko pababayaan. Ay nako, mukhang nagkamali yata ako sa pagsama rito ah. Bakit? At bakit ka nagkamali? Po, narinig mo po yun, Dok? Oo naman, napakatalas ng tenga ko, iho. Biro lang po. Sige, sabi mo yan. Makalipas ang isang linggo, wala namang naging problema. Tila ba hindi mapatunayan ni Saipan ang sinasabi niya kay Doc Emmanuel dahil halos lahat naman ng nagpapatingin, normal at wala siyang nararamdaman. Isang linggo pa ang lumipas, dumating ang matandang konsihal. Binibigyan sila ng imbitasyon dahil kaarawan daw nung batang ginamot ni Doc Emmanuel. San ho ba to? Doon, sa bandang dulo. Alam yun ni Saipan. Sige ho, mamaya pupunta kami. Tatapusin lang namin ito. Sige, aasahan namin kayo. Pagpunta nila roon, ang dami-daming tao. Halos hindi na mamukaan ni Saipan at ni Doc Emmanuel ang itsura ng mga tao ron, para kasing mga bago lang ito sa kanilang paningin. Teka, Doc, nakakahiya yata rito. At bakit naman tayo mahihiya? Una, meron tayong imbitasyon galing sa kanila. Pangalawa, tayo yung mga espesyal na bisita.
Pangatlo, kaya tayo nagpunta rito para sa masarap na pagkain. Dok, hindi po ako kakain. Ah, nandyan na pala kayo. Punta na kayo rito. Pagpunta nila roon, tinitigan ni Saipan yung isa. Bumalik sa kanyang alaala na tila ba nakita na niya ang taong yun. Hindi. Ah, bakit? May problema ba? Hindi maari, Dok. Umalis na ho tayo rito. Bakit ba? Teka sandali, huwag mo kong hawakan. Oh, saan tayo pupunta? Alis na ho kami. Pagdating nila sa bahay, dito isiniwalat ni Sepan na yung isang napakalaking mama roon na mataba na maitim at nakasuot din ng purong itim na damit. Ito, yung isa sa mataas na uri ng gabunan na siyang sumasalakay sa kanilang tribo. Tandang-tanda ni Saipan kung paano labanan ni Kanole noon ang lalaki na yun. Saipan naman, masyado kayatang matatakotin ngayon. Doc Emmanuel, kung hindi ko lang kayo iniisip, malamang na umalis na ako rito. Yung matabang lalaking nakaitim, yun yung isa sa gabunan na nakalaban noon ng mga matatandang albularyo sa amin tapos ng aking maestro. Makinig naman kayo sa akin, Doc. Alam nyo, iniisip ko tuloy kung naging masama lang ako, malamang iniwang ko na kayo rito, Doc. Maya-maya pa, ang konsihal ay tumatawag sa labas. Pagbubuksan sana ito ni Doc Emmanuel, pero pinigil siya ni Saipan. O bakit ba? Nandyan ang konsihal. Imbitado kasi tayo ron. Pagbukas naman ng bintana, tumambad kay Saipan yung mga lalaking nakapormasyon. Nandito sila. Teka, at sino itong mga ito? Bakit ang dami-dami nyo? Mga nakapormasyon pa kayong lahat. Doc, lagot na. Maya-maya pa ang konsihal ay tuluyan nang pumasok. Kinausap sila ng maayos at hinawakan pa nga si Saipan sa ulo. Oh, Saipan, ano bang problema, iho? Bakit ka nanginginig? Nanginginig po ako hindi dahil sa takot. Nanginginig po ako dahil sa mga nadiskubre ko. Ganito po ang aking pagkatao kapag nalalaman ko kung sino ba talaga yung mga tao sa harapan ko. Saipan, matanda yan eh. Bakit? Tila ba wala ka ng galang? Doc, hindi naman po sa ganon. Saipan, sinusundo namin kayo. Kailangan nating bumalik sa bulwagan para kumain ng masarap na pagkain. Sumama ka na, Saipan. Sige na, gusto kitang makausap. Napatingin si Saipan sa pintuan. Nakita niyang nandon yung lalaking nakaitim. Ngumisi ito at nakita rin ni Saipan na nagmamama pala ang taong yun. O ikaw, bakit ganyan ang ipin mo? Para kang kumagat ng buhay na tao. Nagmamama ho ako. Doc, Saipan, sumama ka na sa amin. Kakain tayo ng masarap na pagkain. Upang hindi ipahalata ang takot ni Saipan, sumama na lang sila. Hinarap sila sa maraming tao at ang konsihal ay nagsalita sa harapan ng maraming tao. Makinig kayong lahat, mga kababaryo. Naririto ang ating doktor, si Doc Emmanuel. Magpasalamat tayo sa kanya dahil siya ang magpapagaling sa ating mga karamdaman. Nagpalakpakan ang mga tao. Isa-isa lumapit kay Doc Emmanuel. Tapos nagpapasalamat. Bukod tanging hindi nilapitan si Saipan ng mga tao. Nakatingin ito ng masama sa kanya. Tapos iniirapan pa si Saipan. Okay lang yun.
Mga pakitang tao. O Saipan, kanina para kang takot na takot dyan. Bakit ngayon? Eh para bang kampante ka na? Napatanayan mo na ba sa ngayon na hindi totoo yung mga haka-haka mo? Napatunayan ko na po na lahat ay totoo. Lahat sila rito mga aswang. Bakit ba hindi ka kumakain? Dahil ayokong maging aswang. Dok, sabihin nyo nang naging pabaya ko. Pero hindi ko kayo mapigilan eh. Sabagay, ayos lang yan. Kasi mamaya darating ang aking maestro. Ano? At sino naman yon? Basta, sige dok, kumain lang kayo ng kumain dyan. Dahil sa nakumpirma ni Saipan na yung matabang mama ang siyang tumangay sa dalawang matanda, humingi siya agad ng tulong sa kanyang maestro para nang sa ganun, hindi na lumala ang sitwasyon. Pagdating ng hapon, umuwi na sila sa kanilang bahay. Si Doc Emmanuel ay dighay ng dighay. Inom siya ng inom ng tubig, pero pakawarin niya'y hindi siya nabubusog. Saipan, pahingi nga ng tubig. Doc, yan na po ang sinyales na kayo'y inaaswang ng mga yon. Pahingi ng tubig dyan. Eto na po. Saipan. Pa. Saipan. Po. Nagtataka si Saipan. Napakabilis naman umepekto nang ginawa sa kanya ng mga yon. Iba na kasi si Doc Emmanuel. Tila ba hindi na ito marunong kumilala dahil bigla niyang sinakal si Saipan at hiniga sa gamutan. Papatayin kita! Patayin mo ako kung kaya mo, pero mahina ka pa rin. Bumangon si Saipan at nabaligtad ang sitwasyon. Si Doc Emmanuel ang kanyang hiniga sa gamutan at sinuntok ng isang beses sa tiyan, dahilan kung bakit nasuka si Doc Emmanuel. Pambihira ka naman, Saipan. Bakit mo naman ako sinikmuraan? Yun lang pala eh. Napakadali palang tanggalin. Walang bisa, walang kapit. Ano? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Maya-maya pa, ang inaasahan ni Saipan na kanyang maestro ay dumarating na. Saipan, nandito ako sa labas. Buksan mo to, dali. Maestro? Oo. Pasok po kayo. Saipan, apat na lalaki ang napatumba ko. Doon mismo sa gate. Ah! Teka, bakit ka pumasok dito? Sino ka ba? Manahimik ka, Dr. Emmanuel. Papatayin ka na, hindi mo pa alam? Ah, teka, teka, teka! Hindi ka nakakatawa. Saipan, ayon sa apat na lalaking napatumba ko roon, ito raw ang gabi ng kanilang kapistahan. Saipan, sige na. Itakas mo na ang doktor na walang alam. Doc, halika na, sumama ka na sa akin. At bakit naman? Nag-i-enjoy pa ako rito. Doktor naman, naturingan kang doktor. Pero mukhang wala kang alam. Talagang wala akong alam. Para matahimik ang makulit na doktor, tinigal po ito ni Canole at nawalan ito ng wisyo. Buong lakas na binuhat ni Saipan si Doc Emmanuel. Inilabas ito ng baryo, tapos naiwan si Canole sa lugar. Habang wala pa namang malay si Doc Emmanuel, sinamantala naman ito ni Saipan para bumalik sa lugar. Oh, nasaan na si Doc Emmanuel? Itinago ko po siya, maestro. Kung ganun, ito na ang pagkakataon natin. Tara,
puntahan natin ang kasiyahan. Pagdating nila sa kasiyahan, natigil ang kasayahan ng mga tao. Oh, may bisita. Teka, sa ipaan, nasaan na si Doc Emmanuel? Umuwi na siya. Ikaw, halika rito. Ako? Bakit? Teka, parang kilala kita. Talagang kilala mo ko. Nalingat lang ako eh. Tinangay mo yung dalawang matandang albularyo. Kayong lahat, subukan yung makialam. Idadamay ko kayo. Saipan? Pa, ikaw ang bahala sa mga mahihinang uri dito. Opo, maestro. Nagpakawala si Saipan ng napakalakas na orasyon. Dahilan kung bakit nayoko ang ibang mga tao roon. Maging ang matandang konsehal, napayuko ito dahil sa matinding orasyon na ipinakalat ni Saipan. Nilapitan ni Kanole yung napakatabang lalaki. Tapos yung payat naman ay hindi humihiwalay sa mataba. Dinakman ni Kanole yung payat at sinabing, "Hindi mo ko maluloko. Kahit payat ka, alam kong marami ka nang nakain na sariwang laman." Hinampas ni Kanole ang payat na yon sa lalaking mataba. Dahilan kung bakit sila parehas na bumulagta. Binitbit ni Kanole yung mataba at ilang beses na hinagis. Lumabang ka! Lumabang ka, sinabi! Hindi ka makapagkukunwari sa akin. Ikaw ang tumangay sa dalawa kong kapanalig. Nasaan sila? Buhay pa ba sila hanggang ngayon? Kung umaasa ka pang buhay pa sila, pues nagkakamali ka. Patay na sila matagal na. Patay na! Ganon? Hindi maaari. Nang marinig ni Saipan ang sinasabi ng matabang lalaki, dito ay nagdilim ang kanyang paningin. Binunot niya ang kanyang punyal na bigay ni Kanole at madaling sinalakay yung lalaki. Sa bilis ng pagkilos ni Saipan, nasugatan nito ang malaking tiyan ng lalaking mataba nang halos hindi niya nararamdaman. Sinugatan mo ako nang hindi ko nalalaman na humanda ka, humanda ka. Ikinagulat ni Saipan ang malaking pagbabago ng anyo ng lalaking mataba. Yung ibang mga taong nakayuko nang makita ang sitwasyon, lahat sila ay nagtakbuhan maliban sa payat na lalaki tapos sa konsehal. Maestro, anong klaseng asong to? Hindi siya gabunan. Mas mataas pa siya sa gabunan. Tignan mo, yung hiwa niya sa tiyan. Lumaki at parang may lumalabas na panibagong tao sa kanyang malaking tiyan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hanggang lima. Purong mga payat na taong duguan ang lumabas doon. Teka, Saipan, huwag mo silang sasaktan. Bakit po? Pakiramdaman mong maigi. Parang kilala ko sila. Nang maramdaman ni Saipan ang mga taong lumabas sa tiyan ng malaking mama, naiyak siya dahil ito, yung dalawang matandang. Kilala niya sa kanilang tribo na siyang tumutulong sa kanila noon. Ganun pa man, wala na silang alam, hindi nila alam na kalaban na sila ni Saipan. Sinugod sila ng mga ito, bukod tanging lihis lang ang ginagawa ng dalawa dahil nga hindi nila magawang saktan ang dalawang matanda. Yung dalawang lalaki naman, wala rin silang alam, pero ang ramdam ni Kanole ay parabang mababait na tao rin ang mga yun. Bakit hindi kayo lumaban? Akala ko ba matatapang kayo? Hindi kami lalaban dahil ginagamit mo yung mga taong walang mawang. Nang makakuha ng pagkakataon si Saipan, pinuntahan niya yung malaking mama. Sinaksak niya ng maraming ulit sa likod, pero walang talab. Nadampot noon si Saipan
at biglang ibinarog sa lupa. Aray! Aray ko! Tama na. Ako labanan mo, Saipan. Natitiyak kong kakilala mo rin yung tatlo. Ikaw nang bahala sa kanila, ha? Yung mga tinuro ko sa'yo, gawin mo. Opo, maestro. Ang itinuro kasi sa kanya ni Canole, yung pagpapabalik ng wisyo. Nagawa ito ng mahusay ni Saipan. Naibalik niya ang wisyo ng tila ba't taong patay hanggang sa nakilala siya noon. Kaya lang ang masakit noon, hindi na maibabalik pa ang mga nawala sa kanilang katawan. Naiyak si Saipan kasi parabang nagsilbing libingan ng mga kakilala niya ang malaking tiyan nung taong yun. Kinain ng mga ito ang laman ng mga matatanda pero ang kanilang kaisipan ay bumalik na. Hindi maaari. Saipan, sabi ko sa iyo eh, hindi kami sigurado kung aabutan mo pa kami. Nandito na po ako. Kasama ko po si maestro. Ikaw, punong-puno na ako sa iyo. Hindi ka naman nakakatakot kung tutuusin eh. Ano pang ginagawa mo? Lumabang ka. Tayo! Tumayo ang lalaking natumba. Sinuntok niya ng malakas si Canole. Napatras ito ng isang beses. Sumuntok pa ito ng ilang sunod. Ilang beses din napatras si Canole. Pero nang sinabayan niya ito ng suntok, tinamaan ito sa panga at bumaligtad ng maraming beses yung matabang lalaki. O ano na? Hindi ba mas mataas ka pa sa gabunan? Ano na? Halika rito. Lumabang ka. Ipakita mo kung sino ka. Yung mga lumabas sa tiyan ng malaking mama ay nawalan ng buhay. Bulagta ang mga ito sa lupa. Na siya namang iniyakan ni Saipan. Canole, naibalik ko na ang kanilang wisyo kaya lang ang kanilang buhay. Paano? Wala na tayong magagawa dyan, Saipan. Huli na kasi tayo eh. Biglang nawala yung malaking mamang mataba. Napansin na lang nilang nandon pala ito sa itaas at tumititig lang ng masama. Anong iniisip mo? Bumaba ka rito! Baba! Kung hindi ka bababa dyan, ako pupunta sa iyo. Ang ulo nun ay lumilinga-linga na nanlilisik ang mga mata. Maya-maya pa, napansin ni Saipan na maraming dumarating. Yun din yung mga taong nagtakbuhan kanina. Papasugod sa kanila ang mga ito tapos may mga daladalang kung ano-anong klase ng sandata. Napansin din ni Saipan at ni Canole na iba ang itsura ng mga ito. Kung kanina normal, ngayon mukhang abnormal. Madali silang sinugod ng mga tao at pinalibutan. Ano ito? Anong ibig sabihin nito? Huwag nyo sabihin, itataya nyo ang buhay nyo. Subukan nyo kaming saktan. Baka hindi ko kayo makilala. Lahat kayo papaslangin namin. Huwag kayong umasang makakalabas pa kayo rito. Bakit? Sinabi ko ba? Kaming mga albularyo, sa bawat pupuntahan namin alam naming ulo na lang ang nakalitaw sa amin. Maliban sa buong katawan, ganong kahirap ang buhay namin. Kilala kita. Meron kang katungkulan dito. Pinamumunuan mo ang buong kasamaan sa baryo na ito. Maya-maya pa, si Doc Emmanuel ay dumarating. Tila balasing ang doktor na yon at merong hawak-hawak na baril. Ilang beses itong nagpaputok habang sinasabi yung mga katagang. Hey! Ako ang doktor dito. Akala ko ba nirerespeto nyo kami, ha? Nako, ito na naman yung makulit na doktor. Saipan, sige na nga. Kala ko ba nilayo mo yan? Eh, di ko alam paano niya natuntun yung daan eh.
Nang makita ng mga tao si Doc Emmanuel, mabilisan silang tumakbo at gusto nilang sugurin ng doktor, pero naunahan sila ni Saipan at tinangay ito sa malayo. Yung nasa punong kalaban ni Canole ay biglang nawala. Hindi nito naramdaman na nasa likod na pala ang lalaking yun. Dinakman nito si Canole gamit ang mga malalaking kamay at ilang beses sinaksak ang kanyang likod na tumatagos sa tiyan gamit ang mga kukong napakatutulis. Patay ka na ngayon, Nolesto! Hindi kita naramdaman. Napakagaling mo. Sumusuka ng dugo si Canole dahil sa ginawa nung matabang mama. Tawa ito ng tawa dahil akala niya ay mapapaluhod niya si Canole at matutuluyan. Nagulat na lang ito dahil ang mga sugat niya sa katawan ay biglang naghilom. Imposible! Imposible yun! Hindi yun imposible, Halimaw. Di naman nakakamatay yung ginawa mo. Ngayon, abangan mo ganti ko. Ang lalaking yon ay natumba nang dahil sa ilang suntok ni Canole. Ginamitan niya kasi ito ng dalawang medalyon na nakalagay sa magkabilang kamay niya. Ano? Bangon! Kaya mo pa? Ikaw ang kalaban ng tribo kung saan nakatira si Saipan. At ikaw rin ang tumangay sa dalawang kapanalig ko. Ito ay para sa kanilang lahat. Suntok dito, si Paraon. Tadyak dito, Boljak doon. Ganon ang sinapit ng nakalaban ni Canole nung mga panahon na yon. Habang yung ibang mga tao ay tinutugi si Doc Emmanuel, habang si Saipan naman ay itinatakbo ang makulit na doktor. Hindi na kita patatagalin pa. Sobra ka na. Marami ka ng pinatay. Kaya't dapat lang din nagawin kitang abo. Ikinagulat ng mamang yun ang sumunod na nangyari. Bigla na lang siyang tinamaan ng kakaibang sibat. Hindi niya alam kung saan ba ito nang galing. Napakalakas ng sigaw ng mamang mataba. Dahilan kung bakit napahinto ang mga humahabol kay Saipan at kay Doc Emmanuel. Tapos na! Tapos na ba? Doktor ka nga. Lasing ka ba? Oo. Uminom muna ako para mayroong pampatapang. Ganon? Kumukuha ka ng tapang sa alak? Saipan, tapos na ang laban. Maestro, ano nangyari sa taong yun? Abo na lang siya ngayon, abo. Abo? Ginamit niyo ang... Oo, tama ka. Hindi ko masasabi na pwede ko siyang isama sa 10 na pinakamalakas kong nakalaban. At ikaw matanda ka. Wag ako, wag! Anong wag, ha? Halika nga rito. Wag! Wag ako! Bitawan mo ko! Meron lang akong gustong sabihin sa iyo. Sabihin mo sa lahat ng mga tao rito, magmula ngayon maghiwa-hiwalay na kayo. Alam ko naman na kaya lang kayo nagtitipon-tipon dahil kapag dating ng araw ng kapistahan, inaasahan niyong meron kayong makakain. Dahil sa utos ng tao na yon, di ba? Sabihin mo! Oo! Totoo yun! At si Doc Emmanuel ang pagkain namin siya na ngayon at ang batang to. Pwes nagkakamali ka. Dahil ako isang magaling na albularyo, hindi mo ko kayang kainin. Eh ganun ba? Magbago na kayo. Babantayan ko kayo habang buhay. Siguro naman, nakita ninyo ang ginawa ng maestro ko doon sa naguutos sa inyo. Lahat kayo, gagawin niyang abo pag hindi kayo nagbago. Tama ba ko ron, maestro? Oo, tama ka, Saipan. Walang duda. Tao nga kita. Teka. At ano bang nangyayari, ha?
At ikaw naman doktor na walang alam, kala ko ba naniniwala ka sa mga albularyo? Oo, pero wala pa rin patunay. Ewan ko sa'yo, umuwi ka na nga. Yun ding oras na yon naghiwa-hiwalay sila. Nangako naman ang matandang tumatayong may katungkulan na maghihiwa-hiwalay na rin daw sila. Kaya lang naman daw sila nagsama-sama dahil nga sa ganong klase ng pagtitipon. Ang plano pala ng mga ito, gagawing handa si Doc Emmanuel tapos ang batang si Saipan. Sumama si Kanole sa pagbalik ni Saipan sa kanilang lugar at dito'y maganda na ang ngiti ng mga tao. Bakit inay? Bakit? Ang ganda ng ngiti ng mga tao rito. Maging kayo. Paano ba naman anak? Yung isang pumunta rito nung nakaraang araw, napakadaling nasa wata ng ibang tao rito. Anong ibig niyong sabihin? Madali namin silang napatay dahil napansin namin na sila ay wala ng kakayanan. Teka, sila ba yung mga agaw ng lupa? Sila ngayon. Napansin namin na mukhang nanghina na ang kanilang puwersa. Palagay namin, nanghina rin ang pinanggagalingan nila ng lakas. Kanole, di kaya tayo yun? Huwag ka maingay sa ipan ko talaga. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang kwento ni Saipan. Baka po bitin pa kayo niyan. Isang oras na po yan. Isa pa lang po ito sa kwento natin sa araw na ito. Mamaya, mga alas 5 ng hapon, may upload pa po tayo. Mga nasa 47 minutes po yun o baka higit pa. Abangan niyo po yan. Maraming salamat po. Ako ang inyong Commander JH.